Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa ating dalawin ang batang manunubos. Atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin. Siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus, kaming nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginoon ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, iyong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginoon, papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginoon purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, nananiran sa mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, 'Makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo.' Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Siguro alam niyo po yung expression na wala ka sa lugar. Lumugar ka nga. Alam niyo po yun, di ba? Anong ibig sabihin kapag sinasabi sa atin ito? Ibig sabihin minsan, for example, sa mga anak, sumasagot sa magulang, "Aba, sumasagot ka na. Ilugar mo nga yung sarili mo. Lumugar ka nga."
o kaya naman may nagagawa tayong mali, ang sinasabi ng ating kapwa na napaggagawa natin ng mali, ilugar mo naman yung sarili mo. Wala ka sa lugar. Ibig sabihin, hindi tayo tunay sa ating lugar sa buhay na ito. Mga kapatid, ang unang paanyaya po sa atin sa araw na ito, ilugar yung ating sarili kung saan ba dapat tayo nararapat. Ilugar yung ating mga kaisipan, yung ating mga gawa, kung ano yung tawag ng buhay sa atin. Katulad po ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo, nasa tama siyang lugar. Alam niyo po si Juan Bautista, dahil sa kanyang pangangaral at pagpapahayag, ay umaani na ng maraming tagasunod. Pero nung nakita niya si Jesus, pwede namang dahil marami na siyang tagasunod, gawin niya yung pangangaral niya at pagpapahayag niya, gamitin niya iyon para sa sarili niyang pang-interes. Pero alam niyang hindi iyon ang lugar niya. Alam niya na yung lugar niya, ituro yung ating Panginoon. Yun po yung lugar ni Juan Bautista. Kaya nung nakita niya na yung ating Panginoon na dumating sa kanilang lugar, yung mga taong sumusunod sa kanya, itinuro na siya yung ating Panginoon, siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, ito po yung unang pinapaalala sa atin. Katulad ni Juan Bautista, ituro natin yung iba kung nasaan si Jesus. Yun po yung lugar natin sa mundong ito bilang mga alagad ng Diyos. Hindi tayo yung pupuntahan ng mga tao. Hindi natin gagamitin yung ating impluensya para sa sarili nating interes. Yung ating impluensya, yung ating katauhan, yung ating mga nagagawa at sinasabi. Nawa, ito ay magturo palagi sa ating Panginoon. Yun po yung tama nating lugar. At sa unang pagbasa po, sinasabi rin po sa atin kung ano ba yung ating identity, ating tamang lugar sa mundong ito. Sinasabi ni Juan, Apostol San Juan sa unang pagbasa, tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, sinasabi rin ni San Juan, tayo nawa dapat ay matuwid. Matuwid yung ating buhay. Kapag hindi matuwid yung ating buhay, kapag nakakagawa tayo ng kamalian, nawawala tayo sa tamang lugar natin sa mundong ito. Bilang mga anak ng Diyos, ang tamang lugar natin ay buhay na matuwid. Bukod sa buhay na matuwid, ang tamang lugar natin ay buhay na malinis. Kaya kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, ito rin yung isang naririnig natin, nawawala talaga tayo sa tamang lugar. Kaya dapat mga kapatid, sa simula pa lang ng ating buhay Katoliko, buhay bilang mga anak ng Diyos sa sakramento ng binyag, ginawa na tayong malinis ng ating Panginoon. Nawa, mapanatili natin yung kalinisan para hindi tayo mawala sa tamang lugar natin sa mundong ito. Kapag namuhay po tayo ng matuwid at malinis, ano pong epekto nito? Katulad ni Juan Bautista, mas madali nating makikita yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. At katulad ni Juan Bautista, madali nating maituturo siya sa mga taong ibig siyang makita. Kaya mga kapatid, manatiling matuwid, manatiling malinis bilang mga anak ng Diyos. Kapag nakalimutan po natin yung lugar natin sa mundong ito, kapag nakalimutan natin na tayo yung mga anak ng Diyos, doon po nagsisimula yung kaguluhan, doon nagsisimula yung kasakitan, doon nagsisimula yung mga desisyon ng pagkakamali sa ating mga buhay. May isang kwento po ng isang kapitan ng barko. Yung isang kapitan po ng barko na ito ay alam niya na po na nagkaroon ng problema yung kanyang barko na pinamumunuan. May pumapasok ng tubig sa kanilang barko at medyo napapansin na ng mga tao. Ang sinabi ng kapitan ng barko na ito, kumalma kayo. Kumalma kayo, walang problema, kahit alam niya nang may problema. Kalaunan, wala na siyang magawa
At alam niyo yung ginawa ng kapitan ng barko? Siya yung unang umalis. Siya yung unang tumakas. Inalisan niya yung tama niyang lugar. Anong nangyari? May mga taong namatay. May mga taong naapektuhan. May mga taong hindi naligtas kasi hindi siya naging tapat sa kanyang lugar bilang kapitan ng barko. Mga kapatid, kapag hindi tayo naging tapat na sa pagiging anak ng Diyos, ganon din po yung magagawa natin, hindi man sa maraming buhay, sa mga buhay ng ating mga nakakasalamuha, maaari tayong makasakit, maaari tayong makagawa ng hindi mabuti kapag inaalisan natin yung ating tamang lugar bilang mga anak ng Diyos. Si Jesus po, nung dumating dito sa mundo, alam niya rin po yung tamang lugar niya. Ngayon po ay inaalala natin at pinaparangalan yung kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Alam niyo po, ilang beses ko na rin pong nasabi at kapag nagbibinyag ako, ang pangalang Jesus ay nangangahulugang, ang Diyos ay nagliligtas. Alam ni Jesus yung kanyang pinasok na lugar. Alam niya yung pinasok niyang katauhan. Alam niya yung pinasok niyang mission. Ito ay magdala ng kaligtasan sa ating mga buhay. At sinasabi ko rin po kapag binabahagi ko yung pangalan ni Jesus, yung pangalan ko rin po ay Jesus. Kaya nung bata ako, nahihirapan po akong pagalitan ng nanay ko. Alam po nila yung lugar nila. Kasi natatakot sila sa pangalan ng ating Panginoon. Pero isang paalala po yun sa akin na manatili sa aking misyon, manatili sa aking lugar bilang kapangalan ng ating poong Jesus Nazareno. Na nawa yung aking buhay ay magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Yung aking buhay, magparanas ng pagliligtas ng Diyos. At tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinatawag din bilang mga Kristiyano na magparanas ng pagliligtas ng Diyos dito sa mundong ito. Nawa, ito yung maalala natin araw-araw. Huwag nating ialis yung ating mga sarili sa ating tamang lugar. Ang tamang lugar po natin ay sa piling ng ating poong Jesus Nazareno. Ang tamang lugar natin, ang tamang pwesto natin sa mundong ito ay bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos na nawa namumuhay ng matuwid, namumuhay ng malinis, nagpapakita ng muka ng ating Panginoong Jesus at nagpaparanas ng kaligtasan sa mundong ito. Dahil kung malilimutan natin yung tamang lugar natin, magsisimula tayong magdala ng kaguluhan at hindi ng kaligtasan. Magdala po tayo ng kaligtasan sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating pananalangin. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan, naway maging sagisag na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga magulang, naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatangang misyon
na akayin ng mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa, naway makabahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin sa paghahandog mo ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat na mga saksi ng kanyang pagdating. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sasab-saban ng Bethlehem, sinilang ang Mesihiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo na sa Belen nagbabantay si San Jose. Sintahin mahalin ang sanggol ni Maria. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay di mabibigo sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingit sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King Jesus. Emmanuel is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son. Born of the Virgin Mary, King of Israel, a Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we see. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel
is born on Christmas Day. Today we see the Son of God, the angels sing beneath the skies, proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na January 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang nasa Reno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo nang awang pagbigyan kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinagniniklurohan ng tanan sa ipagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang huling paalala ko po ay kapag yung ating mga kapwa ay nakikita na natin na nawawala na sa tamang lugar, tayo na po yung magpaalala na bumalik sa tamang lugar. At tayong mga nasa tamang lugar na, manatili po tayo sa tamang lugar na bilang mga anak ng Diyos. Matuwid, malinis, nagtuturo sa mukha ni Jesus Nazareno at nagpapahayag at nagpaparanas ng kaligtasan sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatian ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.